Hi! Welcome to my YouTube channel, and today, bibigyan ko kayo ng tips kung paano mag-drawing and konting storytelling lang. Fini-fill muna natin dapat yung iris. Ako, ganun ginagawa ko. Siguro sa inyo makakatulong yun. Tapos, gagamitan mo ng brush para hindi maging, para kumapit yung charcoal mo sa ibabaw ng graphite. Kumuha ko ng HB pencil para i-gawin yung base na shadow natin para makuha natin yung nice na skin tone. Then, hinanap ko na yung hard charcoal pencil para i-outline naman yung top lid at saka i-shade ulit yung iris. Tapos, gagamitan mo ulit yan ng brush para ikalat naman. Next dyan, kukunin mo yung soft na charcoal pencil para gawin yung pupil at saka i-outline ulit yung top lid. Tapos gawin mo yung shadow nung pinaka-iris para maging 3D siya, magmukha siya parang bilog. Ganun. I mean, bilog yung mata eh. Tapos gamit ka ng Royal Art na flat, number 1, flat brush para... Kasi nakakatulong yung flat brush para i-hard yung dulo. Tsaka para hindi mahaway yung mga part na hindi dapat magkaroon. So, yan. Ginagawa ko na yung eye bags niya kasi eye bags is a must. Katulad ko, kapal din ang eye bags ko. Then, gagapan ka lang pataas or any way you want. Basta makuha mo yung shade na dapat nandoon sa drawing. So, ang gamit ko na dyan is charcoal powder. Medyo nangutal na ako kasi pangatlong recording ko na to. Tagal-tagal yun. And, ginuha ulit yung HB para i-fill naman, i-shade naman yung cheeks niya, yung may cheekbone. Then, hard charcoal para gawin yung eyebrows. Eyebrows ay nagbibigay sa ano, sa emosyon ng isang tao, di ba? Makikita mo kung galit ang isang tao or masungit or what. Kaya, pagka naiba yung eyebrows mo, talagang hindi makikilala yan yung taong dinrawing mo. So, gumamit ako ng 2B para bigay yung some details, small details dun sa eyes. Kasi hindi naman siya kaya ng charcoal. Lalo na medyo dark siya kaysa sa 2B. Tapos yan, gamit ako. Pasensya niya, medyo puro kamay yung part na yun eh. Ayan, nilipat ko na yung camera. Kasi pansin ko puro kamay. Ngayon, ayun, dagdag lang tayo ng mga ng charcoal powder and details. Kinuha ko na yung charcoal, white charcoal ko para ilagay yung highlight nung iris. Tapos, needed eraser para i-clear yung sclera. Kung wala naman kayong white charcoal, pwede kayong gumamit ng needed eraser para ilagay yung highlight sa iris. Medyo expensive din kasi yung white charcoal eh. Ang pagkakatanda ko, ang bili ko sa white charcoal ko is 80 pesos ang isa. Derwent yung brand niya. Yung available dito sa may pandayan sa amin. And gumamit na ako ng soft na charcoal para dagdagan details yung eyebrows. Tapos, yun, 2B para dun sa darker part. Well, actually, kaya naman siyang gawin ng brush. Apaka-helpful nung Royal Art Flat Brush number 1 sa buong artwork. Kasi, hindi, lalo na soft kasi yung texture ng brush. So, pwede mong i-hard yung dulo kasi flat nga yung dulo ng brush. Pwede namang, maging soft. Ganun. And, shinade ko na rin yung may cheekbones. Tsaka yung sa may panga. Para kasi ginagapang ko na eh. Medyo kinakaban ako ng part na yun. Ida-dark mo lang siya na ida-dark.
ngayon, ayan, ewan ko ano, makeup brush, mostly kasi sa mga brush ko is makeup brush. Isa lang naging painting brush ko na ginagamit pag nagdo-drawing. Pero pag nagpe-painting ako, syempre, pang painting yung gamit ko. Pero may mga crush ako dun sa mga makeup brush ng kapatid ko eh. Mga type ako dun yung brush ko, pang painting. So, ayan. Sa pag-highlight, sa pag-shade, magsisimula ka lang talaga sa light. Tapos, pa-dark na siya ng pa-dark. Yun nga pala, pansin nyo, meron ako dong sa may tabi ng graphite na yun na mga swatches ng brush. So, siniswatch ko muna kasi yung brush bago ko ipahid sa mukha kasi para mapantay. And so, ulitin mo lang sa kabilang eyes yung ginawa mo doon sa kabila. Yung mostly mga artists nagiging struggle yan kasi hindi nila mapagparehas yung parehas na eyes. May mga ano, well, sa totoong buhay naman, yung mga mata natin, isa kirat, isa malaki. Kaso nga lang, syempre, pantay pa rin naman yung laki ng iris. So, yun lang mahalaga dun. May iba talaga shape niyan. Tapos yun, ulit nga lang siya. Ulit lang. Tapos, brush. Nalala ko dati, nung hindi pa ako nagda-dry brush technique, talagang minamano-mano ko yung graphite. Kasi sa graphite ako nagsimula. Talagang maliliit na scribble lang yung ginagawa ko para maging smooth. At saka maganda yung blending niya dun. At saka darkness, maganda. Kaya inaabot ako ng kaya tagal-tagal pagka gumagawa niya. Halos wala na nga ako natapos nun eh. Pero huminto rin ako sa pag-drawing kasi feel ko talaga dati hindi para sa akin na pag-drawing kasi hindi ko kayang gumawa ng mukha noon. Then, huminto nga ako tapos halos ipamigay ko na lahat ng inipong kong materials noon. Pero may mga natira naman. Siguro may natira sa akin 2B, 4B, 6B tapos yung kneaded eraser. Basta inspire ako doon sa mga gawa ng mga klase ko kasi ang gagaling nila. Tapos noon, nangihiram na ako sa kanila kahit dati tagang kinumpleto ko yan. Ngayon, nagsisay ko, sabi ko bakit baka ako hindi ko tinuloy. So doon sa mga artist dyan na nawawalan sila ng gana kasi hindi sila makagawa ng maganda. Is, tuloy lang. Sabi nga ng teacher ko noon, huwag mong unahan yung artwork mo kasi habang tinutuloy mo yung gawa mo, mas lumilitaw yung totoong itsura niyan. Yan, yung brush na white na ang handle na yan, is medyo matigas yan eh. Yan yung ginagamit sa lips ng mga makeup artist pag nag-makeup sila. Tapos yan, I needed eraser para i-clear yung sclera. Tapos bigyan gamit ng charcoal. White charcoal para ilagay yung highlight nung iris. Yung kneaded eraser na yun, yun yung pinagkakamalang clay. Kasi para talaga siyang clay, as in. Meron niya akong klase, dinala ko kasi sa school yan. Tapos ginawa niyang stress reliever. Halos ayaw na nga ibalik sa akin eh. Tapos basta ulit-ulit lang yung yung gagawin mo. Ako pag nagdo-drawing ako, lagi kong hinuhuli yung nose at saka lips. Alam mo yung actually tapos na yung buong mukha, pero hindi ko pa rin tinatapos yung nose at saka yung lips. Kasi, sa totoo lang, yun yung part na mahirap. Kahit na ang simple-simple nila pag ginawa. Ito yung brush na, isa pa sa favorite kong brush na ginagamit kasi ang laki na ng sakop niya tapos smooth pa siya pagka pinahid mo. Sa simula talaga magmumukhang pasa-pasa yung drawing mo kasi hindi pa na kukumpleto lahat ng highlights at saka shadows. And dyan nagka-problema ako dyan sa part na yan kasi hindi ko na-swatch muna yung brush bago ko ipahid. So, namuo yung charcoal powder dun sa mukha.
Ang hirap pa naman burahin kasi kumakapit siya dun sa papel. By the way nga palang gamit kong papel is Berkeley Sketchpad. Kaya mapapansin nyo, may spring siya sa taas. Tapos may matigas siyang ano kasi gugupitin ko pa yan later. Hindi na ako gumagamit kasi ng vellum kasi pagka minsan kasi trip ko mag graphite, feel ko dumudulas lang doon yung graphite kasi yung darkness ng graphite dito sa Berkeley board is ibang iba siya sa vellum. Mas dark siya dito sa sketchpad kaysa sa vellum. So doon naisip ko na ang gagamit ko na lang is yan. Sa lips naman, bihira akong maggamit ng pencil sa lips pagka charcoal. Kasi mas gusto ko na brush yung ginagamit. Kasi yung napapansin ko kasi sa mga reference na lips, pa-fade yung kulay ng lips. Yung alam yung dark yung may inner part ng lips, tapos pagdating sa outer, ang light niya. So, sabi ko, why not, diba? Para ka lang nag-lipstick talaga. Para ka nagme-makeup talaga. Ayan, isabihin sa ano pang eyeshadow ata yung brush na malaki na yun eh. Ginagamit ko siya sa malalaking part ng drawing. Kasi malaking tulong din naman siya. Kaso, hindi siya katulad ng mga kaninang brush na ginamit ko na pwede mong kontrolin yung darkness niya. No? Yan talaga light lang talaga siya. So, ililayer-layer mo siya para makuha mo yung darkness niya. Then, lagi kayong titingin sa source of light nung reference nyo. Para kahit di kayo tumingin sa reference, alam nyo kung saan yung source of light niya. Sa mga next video, siguro matatopic naman natin yung mga ganun. Ayan. Sabi sa inyo, hinuhuli ko lagi yung nose at saka lips eh. Pero pinakahuling-huli talaga hair kasi wala ako sa mood mag-hair. Gusto ko nga lang tapusin muna yung mukha eh. Kaya natatambakan din ako ng gawa. Kasi pag natapos ko na yung mukha, hindi na ako, ala na akong sipag para tapusin yung hair. Sabi ko nga eh, kung ako lang ka, ako maraming pera eh, mag-hire na lang ang taga-hair. Kasi nakakatamad. Actually, isa rin ako sa mga tamad na artist eh. Para hindi kayo mahirapan sa mga highlights, iwasan nyo na lang sila pag nag-shade na kayo. Tapos pagka talagang maliwanag yun nasa reference, dun yung part na buburahin nyo. Then dito kasi wala namang ganun kasi old picture na siya. So yung nagpa-drawing is siguro nasa 30s, 40s na ngayon. Pero yung picture niya daw na yan is 20s pa siya. Eh, nag-iisang picture niya daw yan. Kaya gusto niya daw ipalakihan. Eh, one by one picture lang kasi siya. Pang ID. Ngayon ko palang ginagawa yung nose. Kahit actually yun yung pinakamadali. Mahirap siya kung sa mahirap. Pero kung syempre kung na-practice ka na, madadalian ka na. Malalaman mo na kasi saan yung darker parts and yung lighter part, yung nose line, di ba? Yung highlights. Lagi namang, ulit-ulit lang naman yung part ng nose eh. Yun lang na-discover ko sa mga past drawings ko na halos same-same lang sila ng outcome na iba lang ng shape. Kasi maninibago ka talaga pag yung reference mo wala kang maaninag na ilong. I mean, kasi may mga reference na blurred yung ilong o kaya burado talaga. Kaya tamang practice lang talaga. Hinuli ko na rin igawin yung yung canal between nose and lips, upper lips. Siguro pero madali lang. Kasi isang side lang naman ang shade mo dun kasi yung kabilang side highlight na. Kasi babalik-balikan mo lang yung mga part
Yung mata na yun, kala mo tapos na? Hindi pa. Check mo pa yan. Sen, medyo may, ewan ko sa reference, may bugote ata eh. Yung sa chin, wag flat para magmukha siyang bilog. Kailangan pagmukhain siyang bilog kasi hindi naman flat ang chin. Ano nga yun, parang bilog sa dulo. So, hanapin niyo yung lighter part ng chin. Para goods yung itsura niya, mukha siyang 3D, di ba? Nakaka-overwhelm kaya pagka nakikita mo yung gawa mo na para talaga siyang picture. Kasi syempre, may mga part tayo na hindi natin makukopya talaga based sa reference. Kaya nga hanga-hanga ako sa mga taong kayang gawin yun. Ay nag-outline na ako sa hair kasi gusto ko na makita yung magiging outcome ng mukha pag meron na siyang hair. Basta yung gamit ko sa brush kasi para malaki yung sakop niya. Tsaka, talaga naman ganyan dapat eh, para hindi putol-putol. Pero dahil nasa ibabaw lang naman ng table, mahirap, mangangalay ka ng makaganan. Kasi kailangan nakaangat yung arms mo nun eh. Yan, nag-drawing na ako ng baby hair gamit yung hard na charcoal pencil. Tapos, i-gagamitan ulit natin yung matigas na brush na yun. Ginagamit ko yung matigas na brush na yun. Ayan, parang angle na yun. Ginagamit ko yan pang hair. Kasi matigas nga siya. Mas madali niya na ikakalat yung mga charcoal. So, nagiging dark. Bihira ako siyang gamitin sa mukha. Gagamitin ko lang siya pagka alam ko may excess na powder doon. Pero light na light lang talaga yung pagkakapahid ko. Kasi pag tiniinan ko yan, magiging dark yan. Yan, malapit na tayo matapos sa mukha. Ang ano na lang is nose at lips. Ayan, tsaka yung kanal. Sa lips, ayan, nagdadap lang ako dyan. Idinadap ko yung brush para maging dark siya. Ngayon, iwanan mo rin syempre yung may highlight na part ng lips. And, diba yung lips natin para may mga line-line. Ginagawa ko dun, bubuhin ko muna yung kulay ng lips. Tsaka ako magagamit ng Mono Zero Eraser kung eraser para bigyan details yung lips. Basta, bigay mo muna yung mga darker part ng lips. Para maging ano. Mamaya may close-up naman yun na shoot. Makikita nyo yung outcome ng lips. Tapos ayan, sa teeth. Kadalasan ng pagkakamali ng mga beginner artists sa teeth. Ina-outline nila yung teeth. So, nagmumukha tuloy siyang parang pustiso, ganun. Or hindi siya nagmumukha realistic. Pero dito, dahil maliit lang naman yung brush yung gamit ko. Brush pa rin. Tapos hindi na ako nag-erase ng part. Ayan yung Mono Zero Eraser ko. Para siyang technical pen. Ganun. Ang refill niya is 1 taon na siya sa akin pero hindi pa naubos yung refill niya. Ang presyo ng refill na yun sa Lazada, mabibili niyo yan. Is 100 pesos per refill. Pero kung wala pa kayo niyan, 200 pesos siya. May isang refill na nasa loob na nung pinaka-pen. Tapos yung pinaka-pen niya. Kali pa natin 100 siya ganun. Gumamit ulit ako ng HB para i-fill out yung neck niya. Kasi kung ipapowder ko yan, magbabalance naman siya. Kaso nga lang, medyo mahirap. Ayan. Yan ulit yung flat brush. Sabi sa inyo, helpful lang flat brush number 1. Kasi mapalaki. Hindi naman sobrang laki. Pero mabibigyan niya ng matutulungan kanya sa halos lahat ng bagay sa pagda-drawing. Ayan. Binibigyan ko ng kailangan magbuka kasi syempre, kung realistic na yung face mo, syempre alam nga naman maging 2D yung neck, diba?
So based sa reference, ganyan lang, ganyan siya ka-light. Kasi minsan nakaka-damage yung makeup sa pagda-drawing. Halimbawa, sa makeup napakaputi ng mukha. Pero pagdating sa tapos pagdating sa leeg, maitim. May mga ganun scenario kasi. Meron naman ginagawa nilang tan yung mukha pero yung neck maputi. So, ayun, depende lang sa reference. Hindi man same kasi ang magiging outcome ng artwork dahil iba-iba rin ang mukha ng tao. Iba-iba rin ang definition, di ba? So, maging ano lang tayo, mapagmasid. Grabe, mapagmasid. Pero actually yun, nakakatulong yun. Ako, natuto ko, wala namang nagturo sa akin. Actually, nag-YouTube lang ako. Then, tinititigan ko yung artwork na nakikita ko sa museum, nakikita ko sa artwork na, yung artwork sa mga bahay-bahay ng mga kaibigan. So, tinititigan ko, paano baka ako nila ginagawa yun? Tapos, uwi ako sa bahay, isipin ko, paano ba nila nagawa yun? Try ko nga yung ganitong technique, try ko yung ganito, hanggang sa makadiscover ka ng sarili mo. Hanggang sa madiscover mo kung paano siya ginagawa. Kaya, sa may port na tayo ng damit. Yan, puro powder na yung gamit ko dyan, pero gumamit pa rin ako ng hard na charcoal dyan. Yung bala, mapapansin nyo yung papel ko, textured siya. Kaya nga, unlike sa vellum board, mas nagiging dark ang graphite sa kanya. So, maharang na yung buhok ko dyan. Hindi ko kasi alam eh. Tsaka, malapit kasi talaga ako sa papel, tinitignan ko eh. Kanina pa naman maharang yung buhok ko. Ngayon ko lang napansin. Ayan, makuha mo na yung consistency ng itsura. Actually, sa damit, hindi naman dapat flat na flat yung dark niya kasi syempre may mga lukot ang damit eh. Nasa ano. Pero yun, maliit na part lang naman eh. Nagda-drawing ako niyan, wala akong pantasa tsaka pambura. So, ginagamit ko lang pambura is yung kneaded eraser. Hindi naman pwede yung mono kasi manipis siya. So, hindi niya mabubura yung grid. Yan, may grid kasi yan eh. Kung makikita niyo yung grid. Sana yung mag-freehand pero mas gusto ko na lang mag-grid. Kasi ayoko ma-disappoint yung sarili ko. Actually, may mga commission na akong ginawang freehand. Maganda naman. Kaso nga lang, ako mismo yung nilalait ko mismo yung sarili kong gawa. Ayun sa hair, nag-base ako. Pinil ko yung buong hair. Tsaka ako nag-details ng soft na charcoal. Tapos gagamitan natin yun nung matigas ko na brush para ikalat niya. Kasi nakakatulong talaga yung matigas na brush na yun sa pagkalat ng charcoal. Ayun o, nakita niya nagiging realistic yung itsura niya tapos kumakalat talaga yung charcoal. May mga nakikita niyo may mga gap na hindi na fill nung powder na nakukuha ng brush. Ginagamitan ko siya ng hard na charcoal pencil para yun naman ang mag-fill. Tapos gamitan ko ulit ng brush. Hindi naman 100% yung kailangan natakpan lahat ng gap. Kasi maglalagay ka pa naman ng details. Pero ako, nilalagay ko pa ng charcoal powder para mabigyan ng katarungan yung itsura. Tsaka ako lalagyan ng highlight. Iba nag-i-indent technique sila. Indent. So, mag-i-indent po na sila gamit yung mga ballpen na walang tinta or yung pang nail art na metal na matulis yung dulo. Pero ako, minsan din-try ko siya, pero hindi pa ako nasasatisfy sa sarili kong pagano. Sabi ko, pag-aaralan ko na lang. Yan. Ganun ulit. Uulitin mo lang yung ginawa kanina na fill mo ng hard na charcoal, tapos lagyan mo ng konting details ng soft,
Tapos pag may mga gap, gamitan mo ng hard na charcoal para i-fill yung gap na yun. Tapos gamitan mo na ng powder. Noong time na yun, nag-refill ako ng powder sa container. Yung pala, pag ano, kung meron kayong charcoal powder na yung nabibili yung Berkeley na nasa maliit na container, wag nyo siyang ililipat sa ibang container na nakaka-access ang hangin. Kasi napapansin ko lang, once na tumagal yung charcoal powder dun, and ako kasi nilalagay ko sa maliit na box, nagiging light yung itsura nung nagiging light yung outcome nung powder. Unlike nung galing pa siya sa container, talagang dark siya. Tingin nyo yan, yung kare-refill ko lang niya, kaya medyo naging dark, medyo dark, dark pa talaga siya. Pero that, pagka tumagal dyan yung powder, nababawasan yung intensity ng pagka-dark niya. Kaya, mas okay na intuintuin nyo na lang paglalagay sa container ng charcoal powder. Ito lang naman eh, perspective ko base sa mga observation ko sa mga art materials ko. Pero malay nyo, ma-discover nyo rin kung ano yung mga gamit nyo, kasi hindi naman, actually same tayo ng brand, pero ayun, so humarang yung buhok ko. Sorry. Same ng brand, pero iba-iba tayo ng styles na kinagamit. Mas better na i-discover nyo yung sarili nyo. Huwag kayong mapanghihinaan ng loob na porket nung unang pangit ang gawa nyo, eh pangit na yun habang buhay. Sabi nga eh, practice makes perfect. So, practice lang. Wala namang masamang magkamali. Tuloy-tuloy lang sa paggawa. Walang mali. Ayan. Gumagamit na ulit ako ng powder kasi maraming gap. Tapos ayan yung hard blend. Tsaka kung mamaya siya gagamitan ng zero eraser. Pag na-erase mo na siya na ganun, ginagamitan ko siya ulit ng brush para hindi masyadong light na light. Baka kasi magmukha siyang yung maligaw yung highlight natin sa hair, sa darkness ng hair. Then ayan, tatapos na tayo. Gamit ako ng needed eraser, oh, para burahin yung grid. Yung line na yun, gugupitin pa natin yun eh. Yung nakikita yung hard line na yun. Kasi, ang binigay ko lang sukat dun sa customer is 8.5 inches by 11 inches. So, yun. Yung brush na nakita nyo kanina na parang may animal print, ginagamit ko lang yung pang linis ng mga excess nung eraser. Kaso dahil nga needed eraser yung ginamit nating pambura ng grid, walang excess. Walang yung parang mga malilit na bigas. So ayan, final detail na ng hair. Ginamitan na natin siya ng Mono Zero Eraser. And then, ayan, para mabigyan ng details. Then tapos na yan. Yan yung sinasabi ko sa inyo. Ibinabrush ko siya ulit para hindi naman masyadong malight. Magkaroon lang ng details. Then, pirmahan nyo na yung gawa nyo. Sana may natutunan kayo, no? Puro lang kwento, eh. Any outcome? This is the finished product ng ating ginawa. Diba? Thank you for watching, and please don't forget to subscribe and like this video. And hit the notification bell para ma-notice kapag nag-upload ulit ako, di ba? Malay mo, may natutunan ka naman. Well, may matututunan ka naman. Basta, take it like a grain of salt. Tama ba? Bye!